magto-toss coin tayo. Then bibigyan kita ng 1 million pesos kung mahuhulaan mo kung ano yung kalalabasan dun sa ano, kung head siya or tail. Classmate, wala nang pass. Hindi na kailangan magmas. Hindi na kailangan magmas. Good morning, mga classmate. Ito po yung view natin. Yun! Oh, di ba? Yun ang view natin dito. Sibiu. At ang epic yung classmate. Napakita ko naman ata ito. Yun, no? Meron eyesore. May barkong pinadpad ng bagyong Odet. Hindi na ngayon matangkil yan. Sabi ko nga, pinturahan na lang gawing tourist spot. Well, anyway, classmate. Hindi po ako makatulog. Ah, nakatulog pala ako at nagising ako ng maaga. At habang nagising ako ng maaga, hindi na ako makabalik sa tulog. Kaya sabi ko, magbablog na lang, classmate. And syempre, bago tayo magsimula, babatiin ko muna. May mga nagpapabati. Batiin natin isa-isa lahat ng gustong magpabati. Okay. Number one, nababatiin natin, classmate. Gusto ko pong batiin si Gets Janil 1051. Hello po sa'yo. Kay Azucena TV 6077. Hello po sa'yo. Kay Rico Marcelino 8800. Hello po sa'yo. Isipin nyo na lang ganito. Ngayon, classmate. Una, I'll just give you one example na kung kayo meron mga sitwasyon sa life, kasi katulad ngayon, gumis, natulog ako, so anong oras ba ako nagpaalam sa kay teen? Oh, mga 1:30 ng umaga ako nagpaalam kay mami, sabi ko, mami, mag-sleep na po ako. And nagising ako siguro mga around 5 ng umaga. And hindi na ako nakabalik sa tulog, kaya normally pag ganun, naghanap na lang ng mga bagay na gagawin ko mas productive. Kasi sayang eh, since may energy naman ako, ibig sabihin, kaya ka nga hindi makatulog kasi marami ka pang energy, di gagamitin ko na lang in a positive way. Kaya kung sa atin, meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay, heartbroken ka ba, may marami ka bang problema, kaya hindi ka makatulog ng maayos, eh di gamitin mo na lang sa productive way yung gising mo, yung energy mo yon. Na actually, the moment we have problems, alam kasi ng katawan mo eh, na sinasabi niya na, oh, ayusin mo buhay mo. Kaya binibigyan ka niya ng extra energy para hindi mo kailangan ng maraming tulog. Di ba pag may problema tayo, ang hirap matulog. Tapos kahit konti lang tulog mo, buhay na buhay ka na. Kaya ibig sabihin, your body is helping you para bigyan ka niya ng energy para magamit mo yung energy na yun para ayusin mo kung ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo. Kaya right now, ako wala naman po akong problema. wala naman malalang problema. Gumising lang ako ngayon kasi hindi nga ako makatulog kaya bumangon. Kaya sabi ko magbablog na lang ako. Kaya pag-uusapan natin, classmate, is how to hack the percentage ng success sa buhay natin. Gawa yung probability. Paano natin i-hack na tataas ng tataas ang percentage natin sa success? Yes, it's true. Pwede yun mangyari. I'll just give you an example, classmate. What if magto-toss coin tayo? Then bibigyan kita ng 1 million pesos kung mahuhulaan mo kung ano yung kalalabasan dun sa ano, kung head siya or tail. Sa probability, pag tinoskoy natin siya, 50-50 ang mangyayari sa'yo. Pwede kang manalo,
pwede kang matalo. Eh, syempre, pag manalo ka, napakasaya mo. May 1,000,000 ka eh. Eh, pag natalo ka naman, grabe panghihinayang mo. Now, what if I will give you another offer? What if pagbibigyan kita na 1 whole month, magsisipag ka ng sobra, gagawin mo lahat ng bagay para gumanda lalo buhay mo, maglinis ka ng bahay mo, mag-exercise ka, kumain ka namang healthy. What if 1 month, yun ang gagawin mo? Pero, pagbibigyan kita ng 2 chance, ibig sabihin, yung pagtotoss coin mo, hindi na 1 beses lang, 2 beses ka nang pwede magtoss coin. Ibig sabihin, lumalaki ang chances mo manalo. It is just from 50-50, probably magiging 75% na yung chances mo para ka manalo. Ngayon, papipiliin kita. Magtotoss coin ka na ba agad? Or, magsisipag ka muna for 1 month? Siyempre naman, obviously, napaka-simple ng sagot. Ang sagot is, walang iba kung hindi, siyempre, magsisipag ka. Now, yun yung point ka, classmate, na ma-realize natin na ganun ang life. Na sa totoo lang, ang percentage ng success, kaya natin siyang kontrolin, kaya natin siyang pataasin ng pataasin sa mga ganitong bagay. Number one, pwede mong dagdagan ng hard work mo. Kung dati nagsisipag ka ng 8 hours a day, what if magsipag ka ng 12 hours a day? Ibig sabihin, mas dadamihin mo yung oras mo ng effort mo ng pagsisipag. Isa yon sa makakadagdag ng percentage ng success mo. Number two, syempre, matuto ka kung ano man industry yung ginagalawan mo. Katulad sa akin, I could still remember way back before nung ako nag-networking. Nasa active talaga ako ng sobra ng pag-networking ko. Now, na-realize ko kasi, kapag bumababa yung mga speakers galing Manila, nagkakaroon kami ng maraming PINs, nagkakaroon ng maraming mga nag-join, nag-member sa amin. Then sabi ko, napakasimple ng logic ko. Sabi ko, kung araw-araw to nandito, o weekly to nandito, alakas lalo ng kikitain namin. Bumababa sila sa amin dati once a month, minsan hindi pa. Kaya sabi ko, paano ko kaya to mapapababa? Syempre hindi ko naman pwedeng gawin yun kasi hindi naman sila taga Bicol. Then sabi ko, ako yung taga Bicol eh. Ngayon, bakit ba sila bumababa? Bakit ba maraming nag-join sa kanila? Magaling mag-talk, magaling mag-explain. Sabi ko, di pag-aralan ko. In short, classmate, lahat ng skills na kailangan ko sa networking, public speaking, magaling mag-recruit, magaling mag-close deal, magaling mag-explain ng produkto, maintindihan ng well-versed yung mga common questions sa networking na may mga binabato noon pa na hanggang ngayon, ganun pa rin binabato. Kaya medyo natatawa na ako na sabi nila, ang networking daw, pyramiding, scam, kumikita lang daw nasa taas, so on and so forth. And since nagsimula ako hanggang ngayon, yun pa rin ang sinasabi ng mga taong walang alam. Kaya sabi ko, grabe nakakatawa. Kasi andali pala ng networking kasi yung mga matututunan mo, magagamit mo na siya hanggang dulo, tuloy-tuloy. In short, again, balik tayo doon. Napaka-importante, classmate, na kung ano yung ginagawa mo. Dapat well-versed ka. Ako, naalala ko yun dati, tinuro yun din sa akin ng father ko na pag may negosyo, kasi may negosyo kami dating auto supply, hindi daw pwedeng hindi mo kabisado. Kasi pag hindi mo daw kabisado, lahat ng binibenta mo, pwede kang isahan ng bantay mo, or pwede kang madaya ng customer mo, so on and so forth. Yeah, yun din ang tip ko sa inyo number 2, para lalang tumas ang probability ng success mo, classmate, is matuto ka ng mga kailangan mong skills kung ano man ang field, ang ginagawa mo ngayon. Number 3 is good health. Ito actually, hindi nga ito dapat pang number 3. Ito yung pinaka number 1 eh. Nabanggit ko naman to sa inyo, classmate, na noon, mahilig po ako sa chichirya, mahilig po ako sa soft drinks, mahilig din po ako sa alak ever since. Ngayon, namili ako. Sabi ko, ano yung pinaka pwede kong i-give up? At ito yung medyo mahirap-hirap. Then, ginive up ko talaga yung junk foods. Hindi na ako makain ng junk foods. Hotdog! Paborito ko, classmate, ang hotdog. Grabe. Pero nung nalaman ko na napaka-unhealthy niya, na ang hotdog pala, scrap siya ng mga tera-terang manok, baboy, baka, yung mga hindi masyadong nabibiling parts ng katawan nila, pati mga buto nila, hinahalo-halo yan. Tapos, sinishred, nilalagyan ng food color, nilalagyan ng flavoring, yun na po ang nagiging hotdog. Kaya nung simula, alam nyo po ba na 2 hotdog lang per month, nakakadagdag na po siya, nakaka-increase na po siya for cancer. Kaya yun, ginibap po siya lahat. Ngayon kung tatanungin nyo, alak, bakit hindi ko ginibap? Masaya eh. Kumbaga, parang doon ako nag-i-enjoy. Pero right now, nag-control din ako, classmate, na hindi na ako halos umiinom ng, iniiwasan ko ng red wine, iniiwasan ko ang beer, kasi sa lahat ng alak silang pinaka-worst. Mas more on hard drinker na po ako ngayon. Kaya mas more on whiskey, yeah, tequila. Tequila nga daw ang pinaka-ano eh, pinaka-magandang klaseng alak. Kaya alam nyo naman ang pinaka-ayaw ko.
Pero sa whiskey, medyo okay-okay ako. Kaya, yun, napaka-importante, classmate, na good health. Kasi, aanihin mo naman na napakarami mong pera, napangit pangangatawan mo, at syempre, paano ka magfa-function ng mas maayos? Paano ka magsisipag ng mahaba kung sakitin ka? Diba? Imagine mo kung ang mga successful nga, they are working for 12 hours a day, tapos ikaw naman, halos every other day, may sakit ka. O di, paano ka magsisipag ng todo? Kaya, importante, classmate, yung number 3, ha? Good health. Kaya, mag-exercise, kumain ng tama, matulog ng maayos, kung kayang matulog ng maayos, mas maganda. Isa pa, invest sa inyo, classmate. Mag-invest kayo ng bed. May isa akong bed, hindi ko lang pwedeng mabanggit yung isang brand kasi yung may-ari ng isang brand ng kaibigan ko. Pangit naman kung may mga brand kasi ang mamahal na mga 80,000, 100,000. Pero mabibili kayo na same quality, mga 30,000 lang, 20,000. May mga, ano tawag yan? May mga pillow na mga 2,000 pesos lang pero sobrang sarap. Kaya nga minsan pag natutulog ako sa hotel, honestly, kahit sa ganitong hotel, medyo hindi na ako na nagagandahan kasi mas malambot pa yung kama ko sa bahay, mas maganda pa yung unan ko sa bahay. Kaya mag-invest din kayo sa ganon. And kung kaya nyo, kung lalo katulad ko kayo na walang maayos na oras kung anong oras ang tulog, mas maganda ang kwarto nyo, sobrang dilim. Napaka-importante yun, classmate. Napaka-dilim ang kwarto nyo. Sana magkaroon ka rin ng hot shower, cold shower, kasi napaka-importante yun. Maayos na kama, higaan, unan, yan. Part po yan ng good health. Kaya, good health, ah, napaka-importante yan. At syempre sa ating number 4, kailangan nyo po ng inspiration. Ako, ang dami kong gasolina na before, naalala ko dati, nanonood ako lagi ng mga videos na nai-inspire ako. Katulad dati, pinapanood ko Fast and the Furious kasi nung binata pa po ako nun, syempre sinong hindi mai-inspire sa magagandang kotse at magagandang chicks, di ba? At magagandang lugar, magagandang lifestyle. Kaya isa yun sa dating nakakapag-motivate sa akin and magagandang bahay, tapos yung makapunta ko sa iba't ibang lugar. Kaya classmate, idagdag mo na sa routine mo na maging gasolina ako sa buhay mo. Kasi yun nga, ang purpose ko ditong video ko is mas to promote positivity at lalong ma-push yung mga taong nangangarap na lalong to pa rin nila yung pangarap nila. Kaya number 4, napaka-importante na dapat meron kang inspiration. Pwedeng libro, pwedeng tao, pwedeng experience. Bahala ka na kung saan ka kinikilig. Basta ang importante na pa-fire up ka na pag ginagawa yung bagay mo yun, parang, sige na, ilalaban ko ng pangarap ko. Sige na, tutuloy ko na. Sige na, kaya ko ba pala? Yun, napaka-importante ng inspiration. At sa ating number 5, you need to learn to develop your connections. Ako, classmate, natutunan ko yan kasi dapat maging kaibigan mo lahat. Nung ako sa company namin, kaibigan ko mga janitor, kaibigan ko ang guard, kaibigan ko ang mga sa front office, lahat kaibigan ko. Kasi nga, pag kaibigan mo, mas medyo bumibilis yung mga transaction. Na syempre, alam naman, let's face it eh, parang naalala ko dati, nasa airport ako. Pipila ako dun sa isang pilahan sa pag-check-in. Eh yung sarado na yung isang counter. Eh kakilala ko nung counter na nag-close. Binuksan niya ulit, tinawag niya ako. Nagalit niya, minagalit na. Oh, bakit ka nga ganyan? Basta anyway, iba naman kwentong 'yon. To cut the story short, ganun yung mga mangyayari sa'yo pag medyo marami kang kakilala. Kaya napaka-importante, classmate, na dapat yung lahat ng iniikutan mo. Ako ultimo. Anong tawag niyan? Baka maputol kayo dun sa kwento ko. Hindi, kaya nagalit kasi yung counter close na. Yung isang babae nagtatanong kung pwede pa. Eh sabi close na nga. Tapos yung pagdating ko biglang binuksan. Kaya nagalit siya. Kaya ako naman nag-diffuse ng situation. Sige ko, tita, sige po, kaya na po mauna. Pinagbigyan ko siyang mauna siya. Sige, okay lang po, ganyan-ganyan. Dito, tahimik na siya. At least hindi rin napagalitan yung kaibigan ko. Ako din, eh hindi naman ako nagmamadali that time. Kaya naayos pa rin yung situation in a nice way. Ngayon, balik tayo dun sa, alam mo, pati parking boy kaibigan ko. Ah, pinapakain ko talaga yan. Bakit? Kasi sila din ang gagasgas ng kotse mo. Kaya lahat, naalala ko dati nung pandemic na, pandemic days, lahat ng guard sa building ng tinitirahan ko, tapos sa building ng isang office namin, is pinapakain ko sila. Siguro nagpapakain ako ng mga 13 tao everyday for almost 2 months ata. Eh kasi that time naman yung mga empleyado ko, yung iba, walang akong trabaho mabigay. I mean, wala akong mapagawa sa kanila. Kaya sabi ko, kawawa naman ako, so nagsusweldo mga to, tapos wala namang ginagawa. Kaya nag-isip ako ng gagawin. Hindi, naisip ko, o kayo magluto, pakainin niyo yung mga guard, ito yung budget, itong ganito. Anyway, ganun ka-importante ang connections. Kaya dapat magkaroon kayo. Sabi nga, kung ako dati, classmate, nung medyo nasa trouble days ako,
mga away-away. Ang connection ko, syempre, mga siga sa ganitong lugar, siga sa ganito, tambay sa ganito, para pag pumupunta ka dun, medyo safe ka, or pag napapaaway ka, may mga tatawagan ka. Pero as we mature, nagmamature na tayo, at magiging professional na tayo, ang dapat may mga kaibigan ka na abogado, accountant, mas maganda sa lahat ng mga iba't ibang department, sa BIR, sa LTO, sa Department of Agriculture, sa lahat ng pwede mong ikutan, may mga contact at kaibigan ka kasi makakatulong yun ng sobra. Kaya, diba yung sabi ko yung sa previous vlogs ko na napaka-importante yung circles mo, eh syempre, pamimili ka na rin lang naman ng kaibigan, eh doon ka na sa kaibigan na kahit pa paano, pwedeng may maitulong sa'yo at pwede ka rin makatulong sa kanila. And, number 6. Napaka-importante sa affirmation. Katulad ng ginagawa ko, ang goal ko, 100,000 subscribers. Diba naman? Pag-ingin mo na ako YouTube, konti-konti na. Huwag mo nang paabutin pa to ng 2023. Okay, kung kaya natin tapusin itong 2022, mas maganda. Pero ang bottom line, classmate, ako at least living testimony ako, actual experience na nakikita niyo yung growth ng YouTube subscriber ko at nakita niyo rin yung nagkakaroon din ako ng downfall, nagkakaroon ako ng failures. Hindi ibig sabihin, perkat successful na ako, lahat ng ginagawa ko ay successful din kasi 2021 ko pa pangarap na magkaroon ng silver button, hanggang ngayon hindi pa binibigay pero konting-konti lang. Napaka-importante ng affirmation na huwag kang mahiya. Banggitin mo ng banggitin, ng banggitin, ng banggitin, ng banggitin kung ano ang gusto mo. Kasi kailangan mo lang naman i-prove sa nasa taas na deserve mo yung buhay na gusto mo. Kaya paano siya mako-convince na deserve mo yung buhay na gusto mo kung nahihiya kang banggitin, kung halos hindi mo nga binabanggit. Kaya napaka-importante ng affirmation. Okay? At syempre sa number 7. You should learn to enjoy. I-enjoy nyo kasi hindi ka may nabasa naman nga ako ang isang thoughts kanina na isang quote na pag kumikita ka, maglaan ka na ng percentage din doon para i-enjoy mo. Huwag kang mag-feel guilty na bakit ka nag-i-enjoy. Eh, deserve mo naman yan. Para sa'yo yan. Kaya ka nga nagsusumikap. Kaya importante yun. Just like me, ako nagpatuloy-tuloy sa akin sa ginagawa ko is nagparalang naglalaro. Ini-enjoy ko talaga. Pag gusto ko rin i-treat sarili ko, tinitreat ko talaga. Pag gusto ko rin bumili ng mamahalin, bumibili din naman talaga ako. Kasi tama nga naman, di ba? What's the purpose na magsusumikap ka kung hindi mo naman i-enjoy yung nangyayari sa'yo? And sa ating ikalapos sa number 8, consistency. Napaka-importante kasi meron nga kaming famous na upline na ang pinaka-laging words of wisdom na lang, tuloy-tuloy lang. And napaka-lalim, actually yung words na yun, napaka-lalim at tama yun. Kasi wala naman po talaga yung naging successful nang hindi nagtuloy-tuloy. Kaya sa inyong classmate, whatever you want in your life, ituloy-tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi darating at darating ang time, makukuha nyo talaga gusto nyo. In short, yung walong tip ko yon, pag in-improve mong lahat ng yon, diba dumadagdag ng dumadagdag ang percentage ng success mo. Imagine mo to, classmate. Ang pagdadrive, nag-drive ka from point A to point B. Ibig sabihin, pag nagdadrive ka point A to point B, pwede ka maaksidente. Sabi natin, mga 1 in a million ang percentage ng pwede ka maaksidente. Ngayon, alam mo bang pwedeng pataasin mo ang percentage ng aksidente? Paano yun? O di, mag-drive ka ng mabilis. O diba, imagine mo, yung drive na lang na normal, may possibility ng maaksidente ka. What more, mag-drive ka ng mabilis. Diba, tumaas bigla yung percentage na pwede ka maaksidente. O gusto mo pang pataasin, classmate? Okay, uminom ka. Uminom ka ng alak na lasing ka. Okay, nagda-drive ka, lasing ka pa, mabilis ka pang tumakbo. O diba, tumaas na naman yung percentage ng probability na pwede kang maaksidente. Isa pa, diretso. Mag-drive ka ng mabilis, nakainom, at nakapikit ka. Boom! Sigurado, accident na talaga mangyari sa'yo. In short, classmate, huwag masyadong maging onion skin na masyadong victim mode na wala, hindi ako yayaman kasi ganito. Ay nako, kahit ano pa sitwasyon mo, meron kang magagawa para pataasin ang percentage ng success mo. Kaya sana, classmate, may natutunan naman kayo at magkakapin ako at malapit na po mag alas 9, darating pa sa Mr. Louis Gascon at pupunta ako sa Ikigai doon mismo sa pinapagawang bahay niya.